Guys, magandang araw po sa inyo, Dajau. At nandito po tayo ngayon sa aming trabahoan. Break time po tayo ngayon, alas 12. So, may time ako na makapag-vlog ngayon. Kukuha tayo ng kakunting video. So, ngayon guys, ipaabot ko sa inyo, ipabahagi ko sa inyo yung ano, yung forklift ko. Ito yung forklift kong ginagamit ito sa loob ng 6 years na pagtatrabaho dito sa company na ito dito sa Taiwan. So ibabahagi ko ito sa inyo kung paano ko to inaalagaan sa loob ng 6 years na hindi nagto-trouble ng mga major trouble. Nagto-trouble lang to siya, minsan nasisira yung brake kung gagamitin ng iba, kasi apak lang ng apak sa brake pedal hanggat pumutok yung rubber cup ng master cylinder ng brake. So yun, karamihan kasi yun nasisira sa mga brake, yung rubber cup ng master cylinder, minsan sa secondary cylinder. So ngayon guys, ibabahagi ko to sa inyo dahil kung sino yung mga kababayan nating mahilig ng mga sasakyan o equipment kagaya nito, kung paano aalagaan yung sasakyan, kasi di ka makapaggawa ng trabaho kung hindi ka gumagamit nito. So dito nakasalala yung trabaho ko sa forklift na ito. So dito din ako kumikita ng sahod sa ano, forklift na ito. Kasi pag nasisira, ito ay siyempre magagalit yung boss natin. So ito guys, papakita ko sa inyo, ibabahagi ko to sa inyo itong forklift na ito. 6 years ko to ginagamit, pero medyo mukhang bago pa. So guys, ipapakita ko to sa inyo, tuturo ko kung ano mga parte ng forklift na ito. Ito yung fork. Yun ang fork. Tapos ito guys, yun ang lifting chain. Lifting chain yan. Yan to, lifting chain. Pag umaangat yung fork, yan. Sasama to, sasabay. Kibali, alalay yan siya ng itong lifting chain. Alalay ito ng ito, hydraulic lifting cylinder. O ito nga is papaandarin natin para maiangat. Tingnan mo guys, o aangat siya. Ito yung hydraulic lifting case. Ito yung kulay puti na umaangat tapos pababa. Yun, ito yung tinatawag na hydraulic shaft. Hydraulic shaft. Yun. Soap. Makinis siya na soap. Yun. Tapos dito na ito yung mga pin. Yun. Pin. Yung sa kabila, pin. Ito guys, yun, napakalinis. Walang kagrasa-grasa. Kasi inaalagaan ko talaga yan ng husto. Malinis. Kasi hindi yan siya aangat pag di uupuan dito. Dahil may sensor dito. Kung umaangat siya, walang nakaupo. Automatic siya mag-stop. Kasi may sensor dito sa upuan. Ito. Aangat siya. Ano, umaangat. Umaangat siya ng buong. Umaangat siya. Umaangat. Tapos pababa. Ngayon guys, ito is tuturo ko to sa inyo anong tawag nito, bakit may ganito sa forklift. Ito yung tinatawag na lifter lever.
ito yon ang kung ida-down mo, ganun, pa-down, aangat siya. Pag ibaba mo, pababa, itulak mo. Tapos ito naman, ganun din ang tawag, lifter lever. Kaso ang function na nito, pag itulak mo siya, parang duduko yung, yoyoko yung pork, yoyoko. Tapos pag ihatak mo siya pa ganun, aangat siya. Nga ganun, aangat. Kumbaga, ang function niya ay yoko at saka ganun, angat. So, yoko, angat. Ngayon guys, ito naman ang tinatawag na headlight switch. Yon, iilaw, umiilaw yung ilaw dito. Taas, yan. Umiilaw siya. So, ito yung headlight switch. Nandito na din kasama ang signal light switch, left signal. Yan. Right signal and left signal. Yan, naka ano, left signal. Dito yun siya nagamit. Sa mga sasakyan, ganun din. Ito, side mirror, electric fan. Yan, center mirror. At ito guys, ang transmission shifter handle or shifter lever. Excuse. Pag itulak mo forward, pag i-gitna mo neutral, pag i-hatak mo ganun reverse. So may arrow siya, ayan oh. Ayan, may arrow. Reverse, tuldok, neutral, and then forward. Tapos ito guys, yung tinatawag na handbrake. Oh, nag-a-alarm siya pag hindi siya naka-unbrake. Ito yung handbrake. At ito yung tinatawag na clutch pedal auxiliary. Bakit auxiliary siya? Kasi itong fork na to guys, automatic to siya. Automatic, walang clutch. Automatic transmission to siya, walang clutch. Pero bakit may tinatawag na clutch pedal auxiliary? Kasi guys, mangyayari ito siyang gamitin, yung clutch pedal auxiliary. Kumbaga, yung forklift may sinusundot na papel o anong bagay na mabibigat sinusundot mo. Tapos, galing siya tumatakbo o mag-standby. Kung gusto mo siyang iangat ng pataas na gamitan mo ng accelerator post dahil para tumaas yung RPM ng makina para makapag-pump ng husto yung hydraulic pump through engine driving by pan belt or gear. So pag mataas ang accelerate ng makina guys, mabilis ang pump ng hydraulic pump. So mabilis yung iangat, faster. So kailangan mong apakan to para to cut off the power of engine to the transmission. Kasi may, kumbaga, may auxiliary clutch siya. Pero maliban sa may auxiliary clutch siya, itong pedal na to, may nakakunik na auxiliary cable brake. Para kahit di mo to siya apakan, magpunction yung brake dahil may cable siya. Konektado siya sa cable. May cable wire siya, auxiliary cable wire sa brake. So iangat niya yung brake drum para mag-stop siya. Ito, yan ang clutch pedal auxiliary. Para kumbaga iangat mo siya, i-accelerate mo yung makina, hindi siya tatakbo. Hindi siya, kasi yung isang paa mo, instead na dito sa brake pedal, dito sa accelerator. So kung wala tong auxiliary brake, tatakbo siya. So dapat mayroong auxiliary brake kasama na yung auxiliary clutch pedal. Tapos ito guys, yun yung main brake pedal. Nakapunction to sa tinatawag na brake master cylinder. At ito naman ang accelerator pedal.
yan, accelerator konektado to sa engine. Yun, ito yung control ng palakasin mo yung RPM ng makina or hinaan. Tapos ito yung ignition switch, guys. Ito yung switch ng pan. Yan. Yan, tumatakbo. Yan ang switch ng pan. Tapos ito, guys, ang tinatawag na steering wheel. Drive-anan, steering wheel. Siyang nagkocontrol na straight yung gulong sa pagtakbo mo. Kung liliko ka sa kabila o sa kanan, ito siya, tinatawag na steering wheel. At karamihan sa mga sasakyan, guys, bakit may ganito? Malalaking truck, dump truck, bus, o 10-wheelers, o kotse, o SUV, EUV, o kahit anong klaseng sasakyan, multicab, bakit may ganito? Karamihan ginagamit to, nilalagay sa monobila kasi minsan isang kamay na lang, lalo na pag power steering yung steering wheel, lalo na siya pag power steering type, so malambot yung monobila, yung steering, so pwede isang kamay. So minsan humahawak na lang dito, instead na dito ka hahawak, dito na lang hinahawak. Pero anong tawag dito? Karamihan kasi gumagamit nito mga driver, pero hindi nila alam kung anong tawag nito. Ito yung tinatawag na steering handle. Steering handle. Ayan, tinatawag steering handle. At dito, guys, dito tayo sa likod. Ito yung tinatawag, itong buo na to, ito yung tinatawag na tail light. Right tail light and left tail light. Left tail light. So ang ibig sabihin itong left tail light, ito yung left and right tail light, ito yung nagbibigay signal kung may kasunod sa'yo or ikaw humihinto or saan ka pupunta, saan ka liliko, ito yung naggabay ng mga nakasunod sa'yo. So ito yung taas, kulay pula, ito yung tinatawag na brake light. Karamihan common na tawag stop light, pero ang main calling nito ay brake light. Tapos itong kulay dilaw, ito yung tinatawag na signal light. Left or right signal light. Ibig sabihin pag umiilaw to siya, maka-prepared yung nasa likod na ito'y paliko or pakliko ng kanan o paliko ng kaliwa. At ito namang kulay puti, ito yung tinatawag na reverse light. Reverse light, kumbaga mag-aatras ka. Ayan, guys, oh, naka-reverse yan siya. Naka-reverse. No, yung kulay dilaw, yun ang right light, signal light. Tapos ito naman yung kulay red, ito yung tinatawag na brake light. Nakailaw siya. And then, guys, itong sa taas, nilalagyan ko ng additional type ng mga LED light para kumbaga pag naka-atras siya, naka-reverse, medyo maliban sa makabigay ng additional alertness ng nasa likod mo, maganda din tingnan, guys. So, ngayon ipapakita ko sa inyo, guys. O, ayan, guys, o, tingnan mo yung iba-ibang kulay. Yun. Pag gabi, maganda yan siya tingnan sa gabi, guys. Yan. Maganda yan sa tingnan. Ito, guys, anong tawag nito? Karamihan sa mga sasakyan, mga equipment, lalo na sa mga pier, sa mga warp, karamihan dito gumagamit ng ganito. Anong tawag nito? Ang tawag yan ay working lighting device. So ibig sabihin, pag umiilaw yan siya, ibig sabihin, may nagtatrabaho yan. Yung equipment na yan ay nagtatrabaho. Yan, oh. So, ibig sabihin, busy. So, alertness sa may, kung may mga tao o may mga sasakyan na natin, ibig sabihin, mag-alert sila kasi yung area na yan ay working zone. Busy. So, dito, guys, itong chamber ng forklift na to, bubuksan natin para ipapakita ko sa inyo yung makina. Oh, dito na po, guys. Ito na po, binuksan na natin ang engine chamber. Yan, nakabukas na siya. Yan, nakabukas na. So ngayon, ituturo ko sa inyo itong mga ano nito. Tuwing umaga, guys, or hindi umaga or may break time, palagi ko itong
chine-check. Ngayon medyo may alib kabo konti kasi medyo dalawang araw na hindi natin napag-isprayhan ng hangin, pero mamaya mag-ispray tayo ng hangin kasi bukas day off natin. So ito guys, ito yung battery. Kapapalit lang tong battery na to ng bago January 3, 2020. Kumbaga sa Chinese calendar ay year 109 January 3. So kapapalit lang to ng bago nung January 3 guys, pero sa totoo lang yung pinalitan na battery guys, pinalitan yun ng year 106 May 14. So umaabot siya ng 3 taon. Bakit umaabot siya ng 3 taon? Kasi inaalagaan ko talaga nung husto yung battery. Ang battery guys, pag araw-araw ginagamit yung sasakyan, lalo na pag start, stop, start, stop, so medyo bugbog yung battery sa kuryente kasi hahatakin siya ng starter motor para mapa-start niya yung flywheel, para mapa under niya, mapagana niya yung piston from crankshaft. So ngayon ang ginagawa ko kasi, chine-check ko itong level ng tubig, distilled water. Ito may upper level tsaka lower level. Pag tinitingnan ko na, nakita ko ng lower level na siya, bibilihan ko na ng tinatawag na distilled water para sa battery, para hindi ma-dry yung electrolyte cells niya. Kasi itong battery na to 12 volts siya with 6 compartment. So bawat compartment may electrolyte cells. Ito yan yung nagpo-produce ng kuryente sa battery, o nagho-hold ng kuryente na ipapasok. May standby niya ilang hours. Pero kailangan siyang may tinatawag na distilled water para hindi siya matutuyo. Kasi pa once na matutuyo siya guys, madadry yung electrolyte cells. Ngayon pag nadadry yung electrolyte cells ilang araw o ilang oras, tapos tsaka mo lalagyan ng distilled water, mag-produce siya ng ground, magga-ground na yun siya kasi natutuyo na siya. So once na natutuyo siya, tapos mababasa ulit ng distilled water, magga-ground. So yun ang dahilan na yung battery mo ay hindi na makapag-hold ng kuryente sa isang ilang oras o isang araw. Karamihan sa mga sasakyan, bakit sabi ng iba, bakit yung sasakyan ko bagong charge lang to, bagong dating lang to, kasi tumatakbo ako tapos kinaumagahan wala ng kuryente. Yun, nag-de-drain yung kuryente, na de-drain. So yun guys ang sikreto ko sa pag-alaga. Ito guys ang positive terminal post. Ito yung tinatawag na positive terminal post, negative terminal post, mga ground. So ito yung fuse box. Ito yung fuse box. Yan guys. Relay box. Relay box. Tapos fuse box. Yan. Fuse box yan siya. Nagko-control tong fuse box sa mga ilaw. Kumbaga, kung may short circuit, sa fuse lang mapuputol. So hindi siya masusunog, hindi maapektuhan yung wiring. Itong relay, ito yung nagko-control din ng mga ilaw, starter, para hindi siya tinatawag na direct contact. Kasi pag direct contact, delikado pag may kunting shortage. So kailangan may relay para ma-rely niya yung kuryenteng tumatakbo mula battery kung saan siya pupuntang parte. So ito yung tinatawag na injector fuel auxiliary. Kasi bakit may ganito guys, dalawang type kasi yung sasakyan. Yung sasakyan na diesel, yung mga makinang diesel, dalawang type yung makina. May tinatawag na straight line injection pump at rotary type injection pump. Ito rotary type injection pump, nasa loob din makita, madilim kasi. Kaya pag rotary injection pump, ito yung tinatawag na fuel feed pump. Nandito yung
fuel filter nito. So, anong function nito? Ito yung nagpa-pump ng fuel diesel galing tangke, hinihigip niya ipapump papuntang injection pump. Ngayon, anong function nitong oil fuel filter? Ito yung nagsasala ng mga dumi na diesel galing tangke, kasi hindi naman perfect na galing sa station magdi-diesel ka na malinis talaga. So kailangan may fuel filter. Ipi-filter niya yung diesel dito para papasok siya ng injection pump pamuntang makina, malinis na malinis na siya. Kasi kung madumi, yun tinatawag na palyado. So ito ang tinatawag natin na engine oil dipstick lever. Ito yung dito mo makikita yung pagsusukat ng engine oil kung napasa siya sa tamang level o nasa tamang level. And may guhit siya o. Yung unang guhit, pag yung engine oil nasa unang guhit na lang, ibig sabihin low level na yung engine oil mo. Pag nasa pangalawang guhit, ang ibig sabihin yan ay normal, nasa normal yung engine oil mo. At ito guys, yung makina, itong radiator. Ito yung mga injector. Yan, apat na injector. Dito yung transmission. Yan. Transmission engine filter. Yan guys, ito yung air cleaner. Yan ang makina, Komatsu. Komatsu model, Komatsu engine model 14B5C with piston displacement 3.053 Komatsu Japan hydraulic oil dipstick. Dito maglalagay ng hydraulic oil. Function yan sa lifter hydraulic cylinder. So yan po guys, sinishare ko lang sa inyo kung paano alagaan yung sasakyan, ma-forklift or ma-equipment, kung paano mo maalagaan na tumatagal ng husto sa kamay mo, walang sira-sira. Kasi depende, nasa sayo kasi yung pag-alaga ng sasakyan. Lahat namang mga klaseng sasakyan, kahit made in China, kahit anong model, oo, may medyo may pangalan o walang pangalan, pero nakadepende kasi yan sayo kung hindi ka masyado maalaga sa sasakyan mo. Bahagi ko na sa inyo kung paano mag-alaga ng forklift. Paano ko to inalagaan na tumagal ng 6 na taon na walang kasira-sira. Inalagaan ko to ng gusto. So ngayon guys, sana may matutunan kayo, lalo na yung mga mahilig ng sasakyan o may mga sasakyan na may konti kayong natutunan. Mag-video pa ko ulit, i-detalye ko yung paano mag-alaga ng sasakyan. May idagdag pa ako na ano. So dito na lang tayo guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, sana mag-subscribe po kayo. Suportahan nyo po ako kasi mayroon po itong magandang ibubunga pag sinusuportahan nyo po yung channel ko. Kasi hindi lang sa akin personal to, mayroon po akong intensyon na
gagawin pag na-success ko yung ano ni YouTube. Malalaman nyo lang po, hindi lang ako magsasabi ng tapos, pero ipapromise ko po sa iyo na maganda po ang plano kong pupuntahan itong channel ko kung mag-success man ako. So, paki-subscribe na lang po sa channel ko at maraming salamat. At pa-shout out naman sa mga subscriber ko, kayong lahat, maraming salamat. At lalo na din ni Jovincio Tamayo, subscribe. At ni Ma'am Maika Anghila, maraming salamat po sa subscribe. Basta lahat po kayo, shout out po kayo. Maraming salamat at God bless you po.